Baragot ang mga dapat baragot, panawagan niya ng pamilya at mga kaibigan ng kadeteng si Darwin Dormitorio na namatay dahil sa hazing sa Philippine Military Academy. Tawag na niya, makusam natin si DILG Secretary Eduardo Anyo. Secretary Anyo, magandang umaga po. Si Igan to. Igan, magandang umaga naman. Magandang umaga din sa ating mga televiewers. Opo. Kamag-anak po kayo ni Kadet Darwin Dormitorio, Secretary? Bali, tayo ng aking wife. No? Parang ako ng aking wife yan. Kasi Diyoso yung aking wife, si Jean. At ang mother naman ni Darwin ay Diyoso. At very close-knit clan kasi yan dito sa ano. Antike. Mm-hmm. At bilang dati pong sundalo, Secretary, anong reaksyon niyo sa sinapit ni Darwin? Well, ito ay kakaibang insidente kasi talagang pinag-initan ito si Cadet Darwin Dormitorio at nakita ko rin yung result ng medical legal. Ang cause ng death ay lung traumatic injury to the mm-hmm. At yung finding ito na marami talagang contusion, separation sa head, sa neck, sa abdomen, even sa extremity niya. Oh. So, extraordinary talagang pinag-initan. At ito nga ang bata na ito, na-hospital na pala ito noong August. Oh. At iyon din ay isang suspect dahil isinok. At same suspects din, yung nakapulong na suspect ngayon, the same, no? Sila pa rin yung gumawa, no? Dapat matuwa na ng action yan. Okay. Dapat sana na suspend na o nag-dismiss na yung dalawang kadet na. Pero parang hindi, ano? Parang nagkaroon ng lab test at nauri ito. Opo. Sekretary, nagkausap na ba kayo ng mga magulang ni Darwin? Yes, o. Umagat ako sa PMA noong Sabado. Opo. Kasama si Secretary Lorenzana. Opo. And we talked to the family. At yung father kasi si Colonel William Dormitorio, close rin sa akin yan kasi magkasama kami sa Mindanao nung lupit pa ako. Opo. At naging boss ko rin yan sa Infantilion. Mm-hmm. So, and then we talked to the cadets also. We talked to the upperclassmen sa plebs at doon sa leadership ng Philippine Military Academy. Mm-hmm. So, in-assess kasi namin kung what really happened there. And there must be measures being instituted para hindi maulit kung walang tentang maltreatment or hazing. Opo. Pero Secretary, nung panahon niyo po, ganito ba kalala o ano hong uri o pamamaraan ng hazing ang naranasan ninyo? Meron nung time namin, meron din ganyan. Pero responsible naman yung mga ano, yung mga upperclassmen na hindi ma-endanger yung buhay ng plebo. So, ito yung kumbaga, ni-impose mo yung discipline, tinuturuan mo yung plebo, but in a way na hindi mapuput sa danger yung buhay ng plebo. Mm-hmm. But there are instances like this na hindi na na-control, ano? At yan, dapat trabaho din ng mga poacher or first classmen yan, sila yung nagpapatakbo ng cadet corps. Mm-hmm. Ikabantayan nila dapat dyan yung mga, kasi ang mga second year ang maiinig dyan eh, no? Katatapos lang nila mag-plebo, sabi kumawak sa plebo dahil bagong upper class. At pagkitina natin, after incorporation, yung first 2 months, ang maraming insidente ng hazing. Kasi sa kagusto nilang turuan kaagad yung plebong matuto, maging snappy, ginagamitan na nila ng ibang measures. Opo. At tama na yung hating. Opo. At dapat pinapantayan talaga yun ng mga poacher at ng mga squad leader. Okay. So, nung time namin, I was already third year noon. Mm-hmm. May namatay din na kadete noon. Yung anak niya, former General Andres Ramos. Okay. Class 85. So, ganun din, ano? Parang na-out of control na insidente. So, ano ba ito? Pag sinabi mong hazing, ano, may palo, may gamit, paddle, ganun pa rin po, Secretary, nung araw? Pagka physical hazing, body contact yan. Okay. Sabihin, pwedeng suntukin, pwedeng sipain, pwedeng gamitan ng anumang hazing instrument. Pero, yan ang pinagbabawal. No body contact. Maraming kasing paraan para maturoan mo yung plebong maging snappy. Mm-hmm. Tulad yung exercise, okay, yung psychological pressure, no? But no body contact.
Opo. Kasi nung panahon nyo, wala pa namang anti-hazing law, Secretary, di ba? Unlike ngayon. Nung panahon namin, I can say na talagang iba yung hazing noon at wala nga anti-hazing law. Pero, maingat. Responsible na yung mga upper class na namin, lalo na yung mga fourth year or first class. Opo. May iba... Secretary, may iba pang batchmate si Darwin na bisita niyo na huba sila dito sa AFP ano, Medical Center? Na balitaan pa niya kahit nung nandun pa kung saan mo sa PMA nung tapat ko. Okay. Pinag-report na na mayroong nakontain sa Pinuna na suspected the acing incident also. Na ipagbigay alam naman natin sa PMA authority sa kandak na rin sila ngayon investigation. Opo. Secretary, sa tingin nyo, mapipigilan itong tawag nga nila, tradisyon na sa PMA, ang hazing? Yes, to. Ayun naman yan, may mga interventions na tayong gagawin. Okay. Punang-una dyan, yung plebo kasi, patapos ng plebo, nag-undergo siya ng mga maraming stress, pressure, or if even nag-undergo na ng hazing, dapat bago yan maging second year, undergo din sila ng another NT screening procedure. Opo. Kaya makita natin kung ano yung effect sa kanyang pagkablebo. Tapos makita natin dyan yung mga tendency maging sadist o sociopathic, no? Or mayroong psychological problem. Opo. So yung pala, mag-screen natin at hindi na yan dapat mag-continue ng pagiging kablebo. O kaya, dapat magkaroon ng counseling. Opo. At yun, certainly, no? Dapat talaga, mabantayan ng gusto yung mga pagpapatakbo ng training sa PMA, ng authorities at saka ng okay. Mga ruling classes. Secretary, salamat po. Good morning. Good morning, Dean Vigan. Dean Secretary Eduardo Anyo.